So ayan na nga at nakaibon tayo at lumilipad naman po siya. Pinapatawad ko na kayo sa umagang ito. Gagawin daw po siyang play to earn. Washout. Tagal naman. Eddie, ayan. So ayan na nga, at sa wakas nasa mobile na, si Summoner's War Chronicles. So isa pala sa nakakagulat na anunsyo. At ano yun, Mami? Gagawin daw po siyang play to earn. Ay, ganun ba? Yes. Ayon sa impormasyong nakalap ng aming team ay pagdating daw ng July this year ay papasok ito sa Web3. So hindi pa namin sure if ano yun, if magkakaroon ba ng NFT or mga tokens or kung ano man. Basta abangan natin sa July yan, mga Lodi. So enjoy gaming muna tayo nang wala pa munang ganito. Ayan, at may tatlong servers lang muna sila sa Asia. Pangalan ka agad. Kung ganun. So ayan. So ayun na nga at ganun pa din po. Tatlong mga summoner characters. Ayan, at una itong bata na si Kinna. So healer type siya, mga Lodi. Pangalawa naman itong si Orbia. So siya naman ay isang magic type or sorcerer class. At pangatlo itong si Cliff. Taga-protect naman ito o parang tanker. Previews ng mga magagandang outfit. Customization ng pagmumukha. Iba't ibang uri ng kulay ng balat. Iba't ibang kulay ng mata. Sandamukal na mga hairstyle. At mga kulay po nito. At ayun na nga. So ayan, at mobile version po ito, ganito itsura niya sa mobile. Mamaya kasi ay si Dogs naman ang maglalaro sa computer nito. So 3D MMORPG ito, mga Lodi. Parang Genshin Impact, parang ni No Kuni, na parang Dragon Nest din. Download na, mga Lodi, baka trip ninyo. Isa sa pinakamagandang MMORPG sa buong mundo. At ayan na nga. At ang daming mga players, so global release niya ngayon March 9. So ayan, at ang dami. Tapos ayan din ang lalabas pag pinindot natin sa kapwa players. So sa susunod na video ay malalaman natin if paano ba ang trade dito, kasi wala siyang player to player lang. Info, add friend tsaka party lang kasi. Mami, ako naman. Laruin natin ito sa PC. At ayun na nga, at cross-platform nga po pala ito, may sarili itong installer para sa PC, maliban sa mayroon na ito sa Steam. So si Dogs ay maglalaro naman sa kanyang PC. Come to US. So ayun, at dito na tayo sa PC version nito. So as you can see ay naka full screen na tayo. So mas smooth talaga pag nasa PC ka lang talaga. Isa talaga sa nagugustuhan namin itong tulad nito na anime style na MMORPG. So this time ay wala pa naman siyang auto path. Pero ngunit ayun lang, may auto attack na po siya. Hindi ko kasalanan yan! Naku po! Naku, paano yan, Dogs? Umalis na agad yung mga ayaw ng may auto attack. Yes! Pero, syempre hindi palaging may auto. Ayan, switch ng weapon, so may mga limang elements siya ng mga weapons. So sa ngayon itong water at kulay green pa lang muna magagamit natin. At ayan, bumabanat na tayo, ang cute, diba? Mga tatlong monsters yung pwede nating magamit ng sabay-sabay. Tapos may tigdalawang skills sila. At ayun na nga. So ayun na nga ako muna. So may auto-equip dito para mapadali ang buhay. At may mga limang elemento sila dito, mula mga weapons hanggang sa mga monsters. At ayan, may auto-auto na po. So ayun na nga, ang ibig sabihin lang nito ay may parehas na po siyang may auto takbo-takbo or auto path at auto attack. In short, hayahay na ang buhay. No. Pasensya na, pero hindi po. Hindi po hayahay ang buhay dito. It is because may mga dungeons or stage po na walang auto dito. Ayan, tulad na lang po nitong first na dungeon na napasok ko, wala siyang auto talaga. Walang auto path or auto attack. May mga time na medyo naiinis ako kasi walang auto sa isang dungeon tulad nito. Imbis na nanonood sana ako ng movies habang nagpapa-level, ay kinakailangan ko tuloy magpakahirap magpindot-pindot dito. Nako, at ayan na naman. So sa mga tulad kong busy sa buhay, yung maraming ginagawa, maraming trabaho, maraming inaasikaso, yung klase ng tao na halos walang time makapaglaro, ay nahihirapan sa ganito. Kaya naiinis din talaga ako minsan sa mga ibang tao na galit kapag ka may auto yung laro na tulad nito. Hindi nila iniisip yung mga taong katulad namin na napaka-busy sa buhay na gustong sumubok ng ganitong laro na MMORPG.
Maliban sa ang cute ng graphics nito ay gusto ko yung gameplay nito na may summon na kasama kasi pwede mong gawing tank ang mga ito. Summoner's Wars Chronicles pero hindi pa tayo nagsasummon. So ayan na nga at magsummon na tayo. Wala munang ritual tsaka nasa sunod na video na po. So gagawa pa tayo ng mga ilang videos about dito mga lodi. Kahit hindi tayo kalakasan basta nag-e-enjoy lang. I'll go with you, wherever it is. May magandang cutscenes para sa mga summon na nasa level 5 pataas. Siya pa yung nasa taas kasi 5 stars si ate. Tapos ayan ikaw na ba alang mag-set up aling monsters ang gagamitin mo. Siyempre unahin natin yung matataas ang stars. Ayan at tumaas yung power points natin. At nandyan din palagi ang walang hanggang pasok sa atin ng mga ayuda. So free to play lang po muna tayo dito mga lodi. Ayan closet daw aba gusto ko yan. So dito ayan makikita natin na may mga benepisyo din yung mga costumes nila dito pag nakumpleto mo yung set nila kung baga dagdag ng magandang stats or power. So yung iba kailangan mo munang e-craft. So tinignan ko dito sa bandang ibaba itong medyo magandang damit at nagustuhan ko siya kasi ang ganda ng pakpak niya. Rainbow kasi siya pero sa tingin ko hanggang pangarap na lang ako nito. Pero tignan natin baka makuha natin ito someday. Sa mga mounts ayan at madami po tayo niyan dito. So syempre gusto natin dito eh yung lumilipad. So ayan na nga at nakaibon tayo at lumilipad naman po siya. Pinapatawad ko na kayo sa umagang ito. Ayan tapos sumali din tayo ng guild so dito tayo sa instant join. Tapos ayan may Wheel of Fortune pa agad. So salamat sa 5,000 barya. At ayon. So ang dami-dami niyang mga events at mga dungeons pa na walang auto mga lodi. Grabe yan at araw-araw mangangali itong mga daliri namin. So punta tayo dito sa pinaka gusto ko na dungeon party. So yung mga ganitong stage yung pinaka gusto ko dahil sa hindi lang maganda yung mga ganitong dungeons ay mapapalaban ka din dahil nga sa wala itong auto attack at auto path thing. So may mga quests na may auto at quest din na wala so medyo 50-50 lang ang galawan mo dito. Overall ay nagustuhan ko siya mga lodi. Gusto ko yung graphics na parang Dragon Nest at Ni No Kuni. Tapos may incoming pa na play to earn na features ito pero sa July pa natin yun malalaman so aabangan natin yun. At alam din namin na parang medyo bitin at marami pa kayong gustong malaman about dito sa game so don't worry at may mga videos pa po tayong gagawin dito. Kahit yung mga journey lang natin dito sa laro hanggang bumigay tayo. So mamamanata ko dito na maglalaro ako nito hanggang sa July so depende pa yan kung magiging maganda ba yung play to earn na feature nito. At sana ay limpak-limpak ang maaring kitain natin doon. So sa ngayon ay laro lang muna tayo ng normal. Palakasin ang mga character at mga summons na monster at para sa July ready na tayong sumibo. So ayan mga lodi gameplay na lang po ulit mga idol at madaming salamat po sa panunood. See you again sa next video. To use.
unable to use. Unable to use. Unable to use.